Eto na. So, update daw sa Bitcoin. Okay. So, actually, pares pa rin naman yung TA ko kay Bitcoin. Dun sa huli kong upload sa YouTube, I discuss there my long-term or mid-term TA ko kay Bitcoin. So, if hindi nyo pa nakikita yun, check nyo. Pero sige, gawan ako ng mas updated. Ngayon, tingin tayo dun sa lower time frame. By the way, this is just the first part. Okay? Yung kabuuan nitong TA na to is panoorin nyo sa YouTube. By the time that you're watching this, it's already uploaded. So, yan. After watching this, punta na kayo dun. Yung link sa YouTube channel ko is nasa Beacons link ko. Punta kayo sa bio, Beacons link, and then hanapin nyo yung YouTube channel na dun. Alright, so let's go. By the way, huwag nyo nang pansinin yung buhok kong tumatawing-tawing dyan dahil may electric fan ako sa gilid. Alright, so Bitcoin update. Okay, weekly chart. As you can see, so pataas tayo, pataas yung price natin pero pababa yung buying pressure. So that's a bearish indicator. Okay, looking at volume profile, dito yung POC natin or point of control. For those who don't know that, ito yung pinakamataas yung volume sa range na to. So pag bababa dyan, may possibility na mag-bounce from there at umakyat. Let's see. Daily time frame, okay, pababa pa rin. Volume again is pataas. Pero humina na tayo kahapon. Ngayon, we're printing a red candle. By the way, naka-short ako ngayon. Around here, 700, 500. 4-hour time frame. Same scenario. Alright, so kita nyo yan. Pagpataas yung chart, pero pababa na yung volume. Indicator yun na ang kasunod na nun is red candle. Just like this, okay? So, currently, nauumpog siya dito sa trend line na to. So, that's the trend line. So, that's a bearish pennant pattern. Okay? Kagandahan dyan is, pag yung trend line, mas maraming beses nakatok, mas nag-weaken siya. Okay? Pero again, maraming beses na rin tayong nakatok dito sa baba. Tingnan natin yung volume. 4-hour time frame again, pababa. RSI natin. Okay, let's look for divergences. Okay. Balik tayo sa daily time frame pala muna. Check natin yung divergences with RSI 5. Okay, baba. Okay. Pares naman. Weekly. Okay. Right, balik tayo sa 1-hour time frame. Okay. Alright, so currently, this is what I'm seeing. Here. Tingnan natin sa line. And so, something like this yung pinaform niya. Okay. Which is a pennant. Pennant ba to? Falling wedge. Balik tayo sa candle. Bumuntas tayo dito, currently retesting, and possible na bababa na. Right? Divergence, wala. 15 minutes time frame, okay. So, refine natin tong trend line natin dito. Right. So, ito yung, more likely, ito yung ginagawa niya. Tagalin muna natin to. Right? So, again, yan, pak, bumutas, retest, and possible na bubaba na yan. So, kung ako, pwede ako mag-entry dito or here sa POC natin. So, there. So, that's my short-term TA. I'm more bearish right now than bullish. Yan. So, possibly, baba tayo dito or mag-bounce tayo dito. If not, pwede tayong bubaba. And ma-fulfill natin yung ito yung TA natin sa long term. Ito, possible ma-fulfill tong bearish pennant dyan. There. So, hope you enjoy that. I'm expecting more volatility in the next coming days. Especially today, tomorrow hanggang 20. Or actually, I'm 22. Make sure to set your stop loss. Don't be greedy. Huwag kayong maglo-long sa
sa resistance at huwag kayong mag-short sa support. Okay? So that's it. If bago ka pa lang dito, make sure to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Click mo na rin yung bell notifications icon para updated ka sa mga future TA updates, reviews, and tutorials ko. Follow mo na rin ako sa TikTok, Instagram, Facebook, at Twitter.